magpakailanman hindi magbabago. Ba ay naniniwala sa mga taong may kakayahan daw na makakita ng multo at makahula ng mga pangyayari sa hinaharap? Ang tawag daw po sa mga ito ay seer o di kaya'y clairvoyance sa salitang Ingles. Pero mas kilala natin sila bilang mga nilalang na may third eye. Isa na po rito ang isang babae na nagdesisyon na ilathala ang kanyang totoong kwento dito sa ating programa. Kaya, mga kapuso, sara na ang mga ilaw dyan. Buksan ang inyong kaisipan. At ituon ang inyong atensyon sa telebisyon. Huwag kukurap at sabay-sabay nating saksihan ang special All Souls Day episode na pinamagatang ang nurse na may ikatlong mata. The Jessa Montes Story. Panginoon, sana po makita na po namin ulit sila, Mama at Daddy. Miss na po kasi namin sila ni Konkon. At huwag niyo po silang pababayaan sa ibang bansa. At i-bless niyo rin po si Lola Duyang. Thank you po sa lagi niya pag-aalaga sa amin. Amen. Permino si Kodong Day. Pikesang in pace. Idiem eternam. Donis domine, idelem anemi. Per misericordiam Dei. Pikesang in pace. Pikem eternam. Donis domine, fidelum anime. Per misericordiam Dei. Pikesang in pace. Lola, bakit ang tagal niyo po magdasal? Sino po ba ang pinagpe-pray niyo? Eh, di yung mga kaluluwa na namatay na. Hindi pa kailangan din natin silang ipagdasal? Kaya kayo, ha? Huwag kayong magsisikulit dahil nako, maaabala natin sila at nandiyan lang siya sa mga paligid natin. Ha? Si Lola talaga nananakot pa. Kita niyo na. Kita niyo na, sinabi ako sa inyo eh, na hindi lang tayo ang nag-iisa dito sa mundo. May mga elemento pa yan eh. Dahil parehong OFW ang kanilang mga magulang sa Saudi, lumaki ang magkapatid na sina Jessa at Konkon sa pangangalaga ng kanilang Lola Duyang, na isang magtatawas at manggagamot sa kanilang lugar. Tuwing sasapit ang tanghali at dapit hapon, lagi silang isinasama ng kanilang lola sa pag-oorasyon. Tingnan mo, kamukha si Mami. Ako naman, kamukha ko si Daddy. Hindi kaya, mas kamukha mo si Lola. Ano ka ba? Parehas lang yon. Kasi anak ni Lola, si Daddy. Hoy, sinong kumuha nito rito, ha? Sino naglabas nito? Sabihin niyo sa akin na totoo, hindi ba pinagbibilinan ko yung bawal ilabas ito? Bakit na yun ilabas? Sino sa inyong dalawa? Sorry po, Lola Duyang. Bakit po hindi pwedeng ilabas ang picture ni Mommy? Mommy naman po namin siya. Eh, saka na. Saka na ang paliwanag, ha? Pabayaan ko muna lang na yung anong gusto ko sundin niyo. Oh! Ay! Nandiyan na po sila. Ay! Nandiyan na sila. Kasi alam mo nang gagawin mo, ha? Halika, halika. Ha? Ayoko po. Promise mo, magbe-babe na po ako. Ay, good girl. Ay, hindi ba? Bakit po ako lang ang nilalagay na dyan?
Apo, sandali na. Tawarin lang tayo. Oo, sandali na lang. Huwag kang mag-alala. Mamaya, ibibili kitang ice cream, ha? Ayan, o, huwag ka lang maingay dyan, ha? Diyan ka lang. Okay, Diyos ko, Diyos ko. Akin ito. Ako nang bahala dito. Naku. Hello po. Magandang araw. O, mano na, mano. Naku, kawa ng Diyos. Ang lalaki na kawa. Kamusta po? Mabuti naman. Laki na, ha? Uy, Ophelia! Hi, Rene! Kamusta, mga bata? Mabuti! sino tong bata to? Kasi parang pangalawang beses ko na nakita dito yan sa bahay. Ano yan? Kasi anak yan nung kapitbahay. Kapag ka umaalis sila, pinapaalaga. Prepara ako ng merienda, pwede? Unahin muna natin. Sige, sarap yun. Oo, sige. Salamat po. Kain kayo. Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Sa tuwing bumibisita ang misteryosong babae, ay itinatago ni Lola Duyang si Jessa sa loob ng cabinet. Dito niya unang nakita at nakilala ang sa buong akala niya'y isang ordinaryo at totoong batang babae. O ano? Sigurado ka bang nakaalis na yung bisita? Opo, sigurado po ako. Hinatid ko po hanggang makasakay ng kotse. Salamat sa Diyos. Laro tayo mamaya, ha? Ba't bukas rin? Pupunta ako mamaya. Sino kausap mo? Ewan ko. Merong may kausap eh. Sino ang kausap mo dyan? Kaibigan ko po. Ayun po, oh. Wala naman, ah. Kawawa naman itong apo. Kasi naman sa pangangailangan, itago ka namin kung ano-ano lang naiisip mo eh. Pero totoo po ang sinasabi ko. May nakita po akong bata sa loob. Tama na, ha? Tama na yung mga sinasabi mo kung ano-ano eh, ha? O, sige na. Okay lang yan, okay lang. Diyos ko. Bakit ang init niya? Ha? Pantaas ng lagnat. Oo nga. Mabuti pa. Pahihigain ko na ha, para makapagpahinga at painumin ko ng gawin ko. Naku, siguro pinagpawisan ang husto to sa aparador. Ay, naku. Hindi po ako natakot. Kasi yung una ko po nakita na natatandaan ko, babae. And parang naano ko siya sa aking cousin. Kasi yung ate ko po, napinsan ko, puti po yung damis, mahaba buhok. So I thought lang, cousin ko siya yung pala, hindi. Daddy, buti po dinalaw niyo ako. Nasaan po si Mama? Anak, wala pang bakasyon ng Mama mo eh. Pero nag-aalala siya sa'yo, lalo na nung nalaman niya may sakit ka. Pag kasi dumarating si yung bisita ko, naku, eh tinatago na namin siya kaagad eh. Pero pag lumalabas na siya, lagi may sakit. Bakit po po kasi kailangan ko magtago, Daddy? Sino po ba yung lagi mo yung bisita kay lolang babae? At saka bakit po sila nagsisinungaling na anak raw po ng kapitbahay si Konkon? Alam mo, anak. Kahit ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo rin maiintindihan. Pero lagi mong iisipin, ginagawa lang namin yun para protektahan kayo. At lagi mong tatandaan, ha? Kahit malayo kami ng mami mo, mahal na mahal namin kayo. Paano po, Nay? Kayo na ang bahala sa mga bata. Saan mo kayo pupunta? Kailangan, anak eh. Kung pwede lang magtagal si Daddy rito, gagawin ko. Pero hindi talaga pwede. Bakit buti pwede? Buti po yung friend ko sa cabinet, hindi niya ako iniwanan. Nay, ano ba yung sinasabi niyang
kaibigan sa cabinet. Yun nga ang gusto kong malutas eh. Pero huwag mo na itindihin yun. Umakad ka na. Ako na ang bahala sa mga bata. Sige na. Nak, pahinga ka na. Babalik ang daddy pag may oras, ha? Isama ko na ho to sa baba para hindi mahawa. Oo, sige. Sige na. Ingat ka. Sige po. Kaya na pambahala. Madalas po ako nagkakasakit. Tapos sabi ng grandmother ko, may kasama ka parati. Tapos lagi po nakikita dun sa pagtawas niya na may kasama nga po kong babae. Lola, ano pong ginagawa niyo diyan? Ha? Sinusuob kita para itaboy ang masamang espiritu. At yung batang nakikita mo, pinaglalaroon ka nun. Ay, naku, Jessa. Hindi yung tao, kundi isang kaluluwang ligaw. Kaya pag niyayaya ka nun, huwag kang sasama, ha? Tingnan mo, kaya ka nagkakasakit dahil sa kanya. Eh, kung patay na po siya, bakit ka pa po siya nakikita at nakakausap? Oo nga naman, Nay. Eh, bakit kayo lang ni Jessa ang nakakakita sa kanya? Eh, bakit ako? Hindi ko siya nakikita. Hindi ko nga nararamdaman eh. Eh, kasi nga, ako at si Jessa ay merong third eye. Third eye? Eh, dalawa lang po ang mata natin ah. Paano nagkakaroon ng third eye? At ano po yung third eye? Ito ay kakaibang kakayahan. Tulad lang ng mahiwagang bintana. Di ba? Pag binuksan mo yon, may makikita kang ibang mundo. Ah, ganun yun. Lahat tayo meron ito. Kaya lang yung iba, hindi ginagamit. At kumisan, may ginagawang ritual. Pero alam mo ako, ikaw, bukas na ang mga mata mo. Ibig sabihin po, parang may special powers na po ako? Para na po akong superhero? Oo. Katulad ng mga superhero na napapanood mo sa TV. Kaya nga lang, kailangan maging sekreto to, ha? Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Sekreto lang natin to. Dahil sa musmus pang-isip at hindi agad maunawaan ni Jessa ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon niya ng third eye sa kanyang mga katanungan at pagkalito, ay lagi namang naroon si Lola Duyang para siya'y gabayan. Tutulungan ni Lola Duyang na linangin ang kanyang kakayahan. Tuturuan din siya nito ng mga pangontra at orasyon o mga tinatawag na incantations. Aram, Agdam, Krisen, Biyang Babalam, Ekorum. Ako alam, Domine. Alam. Ah! Bakit? Apo, ano nangyayas sa'yo? Lola, nakita ko po kayo sa loob ng kabaong. Patay na raw po kayo. Ayoko pong mamatay po kayo. Kayo na lang po ang kakampi ko. Ayoko pong mawalay kayo sa akin. Hoy, Jessa! Ano ba yung patay-patay na sinasabi mo? Pwede ba mahaba pa ang buhay ni Mama? Kung magsasalita ng ganyan, ayoko makakarinig ng ganyan, ha? Nagsasabi nitong batang to. Lala?
Nagising na po. Lola? Lola? Gising na po. Mama Rina, si Lola! Ayaw magising! Anong ayaw magising? Gising si Lola. Ma? Ma? Nay? Nay? Nay! Nay! Nay, gising! Ma! Nagkatotoo ang nakita ni Jessa sa kanyang third eye. Payapa ngang binawian ng buhay si Lola Duyang sa kanyang pagtulog. Lalo silang nangamba sa kakayahang ito ni Jessa. Nagkatotoo nga ang nakita ko sa panaginip ko, Konkon. Namatay nga si Lola. Konkon, ayoko na atang matulog. Kasi baka magkatotoo ulit ang panaginip ko eh. Daddy! Okay lang ba kayo? Okay lang. Otero, nandito ka na pala. Bakit ngayon lang po kayo dumating, Daddy? Daddy? Bakit kanya tinatawag na Daddy? Pero, answer me. Ano ang relasyon mo sa mga batang ito? Sino ina nila? Anak mo rin ba sila? Hiya ka! Walang hiya ka. Paano mo ito naitago sa amin ng ganito, Katagal? Pwede ba? Pwede ba? Ha? Ha? Huwag kang gumawa ng gulo rito, ha? Ito. Sa bahay tayo mag-usap. Hindi ako sasama sa'yo hanggat hindi mo pinapalayas sa mga bata na yan! Hindi ko pwedeng palayasin ang mga bata yan! Mga anak ko rin sila! At mahal sila ng nanay ko, kaya walang magpapalayas sa kanila! Tuwan ako! Hindi! Halika na! Walang hiyak ka! Halika na! Huwag ka masikal ka rin ito! Halika na! Tayo na! Sino mga nanay niyan? Halika na! Tama ako! Naku, yan ang abang sinasabi ko eh. Bakit kasi nagpakita kayo? Noon lamang napagtanto ni Jessa kung bakit lagi siyang itinatago ng kanyang Lola Duyang noon. Ngunit hindi sa pagkamatay ng kanyang Lola matatapos ang lahat. Salamat po sa pagpunta ninyo. Mayroon kayong oras pumunta. Nang dumating ang kanyang ina sa araw ng libing ni Lola Duyang, isa pang lihim ang matutuklasan ni Jessa. Mga anak, Jessa, Konkon! Mama! Bakit ngayon lang po kayo dumating? Miss na namin kayo. Miss na miss ko rin kayo. Salamat. Mahal kayo na, Mami. Kapal na mukha mo magpakita dito! Nagpunta lang ako dito para makiramay. Hindi para gumawa ng gulo. Hindi pa gulo na sumama ka sa asawa ko! Liliano ba? Huwag kang gumawa ng gulo rito. Di ba sinabi ko na sa'yo nung araw patapos na ang relasyon namin? Sa Saudi pa lang. Naniniguro lang ako. At nakadalawa pa kayo, ha? At kung may plano kayo magdagdag ng isa pa, magkakadimandahan na tayo! Yona, pwede ba? Umalis ka na. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Mama, alis na po tayo dito. Isama niyo na po kami. Hindi pwede, anak eh. Hindi pa pwede. Bakit po? Mami, hindi pa ba tayo uuwi? Ah, saglit lang ako dito. Mabuti pa doon ko na lang sa sasakyan. Hintayin mo na lang ako doon.
Mama, bakit Mami po ang tawag niya sa inyo? Eh, kasi may anak siya sa iba. At parehong may asawa yung nanay niyo at tatay niyo, at pinatulan nila yung isa't isa at kayo naging bunga. Yan ang totoo! Ophelia, tama na! Halika na! Halika na! Halika na! Totoo po ba yung sinabi niya, Mama? Mga anak. Oh, patawarin niyo po. Patawarin niyo si Mami. Kung hindi ko sinabi sa inyo lahat-lahat. Iniisip ko kasi, baka hindi niyo pa maintindihan. Pero mahal na mahal ko kayo. Sa ngayon, mga anak, ang mamarin ninyo na lang muna mag-aalaga sa inyo. Ha? Ako! Magpapakabait kayo! Kaya pala minsan lang natin makita sila Mama at Daddy. May iba pala silang inuuwi ang family. Wala ngayon, Kon-Kon. Tayong dalawa na lang. Ate, nakakakita ka pa ba ng Mumu? Oo, pero kailangan ko maging matapang para sa'yo. Tulog na. Nakita ko yung katawan ko sa higaan. Pero dinidikit ko yung katawan ko, hindi ko maidikit. Tapos naalala ko sabi ng lola ko na I have to pray daw. Lola, bakit ho? Bakit ho ako nakahiga kung nandito ako? Patay na ho ba ako? Huwag kang matakot, Apo. Isa sa mga nagagawa ng may kapangyarihan gaya mo ang maglakbayan kanilang espiritu habang nananatili pa rin konektado sila sa kanilang katawan ng lupa. Eh, paano ho ako babalik sa katawan ko? Magdasal ka na lang ng taimtim. Labanan mo ang takot mo. So, nag-pray ako ng I believe in God. Tapos Apostles' Creed. Then after noon, dumikit na ako. Nakita ko na yung sarili ko. Pagkagising ko nung pausap-pausap, sumiiyak ako kasi hindi talaga ako makadikit. Oh, Jessa! Eh, gising ka na pala eh. Kanina ka pa namin iniintay dun sa baba. Hindi ka bumababa. Mama, hindi po kasi ako nakatulog eh. Alam niyo po ba yung out-of-body experience? Nag-out-of-body experience ako kagabi. Nakita ko pa nga si Lola. Nakatayo kami dito, oh. Diyan mismo po. Ano ka ba, ate? Ano ba yung pinagsasabi mo? Baka pa naginip lang yan. Hindi nga ako nanaginip. Paano kung mananaginip? Hindi nga ako nakatulog. Nandiyan kami nakatayo, oh. Diyan mismo. Ano ba yan, Jessa? Kinikilabutan naman ako sa mga pinagsasabi mo. Tama na nga yan.
Ano ka ba? Birthday mo, hindi ba? Tapos kung ano-ano yung mga kinikwento mo. Happy birthday! Thank you. Dalagang-dalaga na. Happy birthday, ate! Ay, oo, may konti akong regalo sa'yo. Ay, thank you. Pasensyahan, nag-abala ka pa. Thank you, Mama Renee. Thank you. Welcome. At saka ano, yung mama mo nga pala, nagpadala ng konting pera para mairaos naman daw natin yung birthday mo. At saka may regalo pa, nandun sa baba. O kaya, halik ka na, ha? Halik ka na sa baba. Tingnan mo. Ako, huwag na. Ayoko ng mga regalo-regalo. Sana umuwi na lang siya dito. Si Daddy ho ba makakarating? Buti pa si Lola, kaluluwa na lang. Kaya pa magparamdam sa akin, si Mami at si Daddy, wala. Hanggang kamusta na lang. Jessa, di ba, alam mo naman yung sitwasyon ng Mama at Papa mo, hindi ba? Oh, tindihin mo na lang. Pasensyahan mo na. Hmm? Sige na. Alam mo na ate, birthday mo. Sirain. Ano, tutunan mo kami, no? Oo. Alika, magse-celebrate tayo. Ako kasi, nag-iisip na ako. Hindi na, alika na. Magluluto tayo ng ano pang gusto mo. Kulang man sa pansin at pagmamahal ng mga magulang, nagpursigi pa rin si Jessa sa pag-aaral. Hanggang sa matapos niya ang kursong nursing at nakapasa agad sa board exam nito. Saan ka naman? Nandito yung pangalan mo, ah. Wait, wait. Alam mo, ate, lahat ko pinagdadasal to eh. Ako super ano, excited. Hindi baka na yan. Sa ibang listahan, baka nandito. Teka lang, teka. Excuse me, ah. Wala dito excuse eh. Excuse me, ah. Nandito lang yan. Nandito lang yan, ate, ha. Wait lang. Ako maghahanap para sa'yo. Ayan! Ayan, ate! Daddy sa akin, no? Of course naman, ate. Eh, yung half-brother nga natin kay Daddy, hindi nakapasa sa board. Ikaw naman, huwag nang ganyan. Basta thankful na lang tayo nakapasa. Natawagin ko si Mama Rene. Balita tayo. Balita natin to. Hello? Mama Rene! Nakapasa po si ate sa board! Oh, Mama Rene, bakit ganyan po yung boses nyo? Huh? Ho! Bakit anong sabi? Ate, si Daddy, ano? Inatake daw sa puso. Dead on arrival daw. Ate, sure ka bang okay lang tayong pumunta dito? Oo naman, Daddy natin yan. Meron din tayong karapatan makiramay. Magandang gabi po. Marangal ang pagkakakilala kay Tero dito. Kaya please lang, huwag niyong dungisan ang pangalan ng asawa ko. Baka po pwede kami sumilip kahit sandali lang. Magpapaalam lang po kami dito. Sige na, kahit sandali lang po. Huwag mo akong matawag-tawag na tita dahil hindi kita kaano-ano. Anak din po kami ng daddy namin. May karapatan din po kami pumunta dito. Wala kayong daddy dito! Umalis na kayo! Sobra naman kayo! Sobra naman kayo! Sobra naman kayo! Dati na palayaso kami sa puro ng lola namin. Dito hindi kami aalis. Ikaw ang legal na asawa, pero anak din kami. Sisilip kami dahil dani namin yan. Kon-kon, halika. Sobra ka, sobra ka. Bakit? Bakit? Balisin niyo sa mga to! Yung bago-bawi niya kami! Nanggugulo sila dito! Balisin niyo sila dito! Umalis kayo dito! Bitawin mo yung kapatid ko! Bitawin mo yung kapatid ko! Bitawin niyo ko na! Sobra ka! Sobra ka! Sobra ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!
dito ka sa akin, Daddy. Alam ko na rinirig mo ako, Daddy. Magpakita ka sa inyo. Please, kahit na nalilang, Daddy. Kahit na nalilang. May gusto lang ako sabihin sa'yo, Daddy. Naririnig mo ba ako, Daddy? Daddy, hindi kita makita. Hindi kita makita. Hindi kita makita, Daddy. Daddy. Kahit sandali lang, please. Kahit sandali lang. Sandali lang. Alam mo na kahit may isang pangamalawal kita. Nalilasan ka. Bakit hindi kita makita? Bakit hindi kita makita? Daddy! Daddy! Eto! Eto yung dami na. Magmula nang mabigo si Jessa na makita ang kaluluwa ng yumaong ama, ay pinigilan na ni Jessa ang paggamit ng kanyang third eye. Pero tila ayaw pa rin siyang tigilan nito. Sa ospital, kung saan siya nagtuturo bilang isang clinical instructor, unti-unti na naman siyang nakakaramdam ng mga umaaligid na mga kaluluwa. Pagkain. Ah, oo, teka sandali. Sorry, wala akong pagkain dito eh. Eto na lang, oh, pera na lang. Sige, Doc! Gawan mo rin ang paraan para mabuhay ang apo ko. Magpagkabata pa lang apo ko para mamatay! Yes, relax ka lang. Bakit? Nakita mo rin ba? Pero ako yung third eye ko. Ayoko. Sinubukan ko nang pasaran eh. Hindi naman gumana. Baka naman kulang ka lang sa inspirasyon. Maliban na lang kung meron nang nagbibigay sa'yo ng inspirasyon ngayon. Wala. Na-trauma din kasi ako sa nangyari sa pamilya namin eh. Kaya sabi ko, pag ako nagkaroon ng pamilya, gusto ko buo. Walang iwanan, walang kahati. Katulad mo pala yung mga kaluluwang nakakausap ko eh. Sa sobrang pagmamahal nila sa mga naiwan nila dito sa mundo, hindi sila umaalis. Nandito lang, nakabantay. Alam mo, minsan ako konsensya na nga ako pag nakikita ko sila tapos umiiwas lang ako. Parang meron kasi silang gusto sabihin eh. Parang may gusto silang parating sa mga mahal nila sa buhay. Ma, hindi mo naman dapat katakutan tong regalo natin eh. Kadalasan yung mga nakikita mong kaluluwa dito sa ospital, andito lang sila para sunduin yung mga mahal nila sa buhay o kaya meron silang mensahe na gustong iparating sa kanila. Kaya itong regalo natin, hindi dapat kinakatukutan. Ang dapat dyan ginagamit natin para makatulong sa ibang tao. After nung rounds namin, napadaan ako sa isang ward. Kasi ang ward kasi doon malawak. Pang female, puro babae. So nakita ko may nakatayo na nakabarong Tagalog. Mapayat ho siya. Diretso ang buhok at meron siyang nunal dito sa bandang kaliwa ng mukha niya. Ganyan-ganyan nga ang itsura ni Samuel Iha. Siya nga ang namayapa akong asawa. Nandito ba siya? Nasaan siya? Nandito ho, sa bandang kanan niyo. Samuel, ang totoo nandito ka nga. Kunin mo na ako. Pagod na ako. Gusto na kitang makasama.
Maririnig niya kaya ako, Iha? Baka naman meron siyang gustong sabihin din sa akin. Sabi ho ni Mang Samuel, huwag na daw po kayong malungkot. Malapit na daw po kayong magkasama. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo. Pero maraming salamat at binigyan mo ako ng pag-asa. Hiram na ako sa sakit ng ito. Dahil sa madalas sa pagdalaw ni Eli kay Jessa, ay tuluyan ang nahulog ang loob ng dalaga dito. Pagkalipas ng isang taon, sila'y napakasal at agad din naman silang bumuo ng pamilya. Eli, bakit? Pinagpaparamdam ba sa'yo? Meron. Eli, pabias na kayo natin itong bahay para matabuhin na kung sino man yung mga spiritong nanggagambala sa atin. Mukhang kahit anong gawin natin, Jessa, hindi siya alis dito. Taga dito siya at nagpakita siya sa'kin. Isa siyang kamag-anak ko at talagang hindi siya magpapatalo. Ha, eh di ba sabi mo sa akin nun, ang mga kamag-anak na nagpapakita, sinusundo lang yung mga mahal nila sa buhay. Sino namang susunduin nila dito? Tayong dalawa na nakatira dito. Diyos ko, hindi kaya. Alam mo, Eli, lagi nga sila nagpaparamdam sa akin eh. Nung isang araw naliligo ako, nagpakita siya sa akin, muntik pa ako madulas. Eh, maselan yung lagay ko ngayon. Sandali lang, kukuha ko ng insenso. Eli! Eli, tulong! Mama! Eli! Tumigil na kayo! Pinagin ang pamilya ko! Kung matapal kayo, ako ang kalamanin nyo! Tama na yan! Ano nangyayari, Jessa? Dahil sa pangyayari iyon, muntik nang malagay sa peligro ang dinadalang sanggol ni Jessa. Buti na lamang at maagap siyang nadala ni Eli sa ospital, kung saan maayos naman siyang manganganak. Nick, para sa kalaman ng ating mga manonood, ano ba yung kakayahan na kung tawagin ay my third eye? Yung third eye, yan ay tinatawag lamang sa mga tao na akala nila nakakakita lang, pero sa totoo lang, lahat ng physical senses natin, di ba, nakakakita tayo, nakakarinig, pandinig, nakakaamoy, nakakasalita, at nakakaramdam, lahat yan may katumbas na psychic sense. Ano ba ang mga bagay-bagay na nakikita ng isang may third eye sa paningin? Ano ha? Actually, dalawa lang yan na pwedeng makita. Okay. Ang isa, yung mga tinatawag na multo. Spirito ng tao na namatay. At yung pangalawa, yung mga elementals. Ito na yung mga duwende. Yes, sila yung mga laman lupa. Sila mga tagabantay ng kalikasan. Mabuti na lang, walang masamang nangyari sa baby natin. No? Ang hirap din para na may third eye ka. Eli, pwede paglabas natin dito, lumipat na tayo ng bahay. Ayokong may masamang mangyari kay Joaquin. Sana hindi niya mamana yung third eye natin, no? Ate, kinukumusta ka nga pala ni nanay. Tinatawagan ka nga niya sa landline, kaso sabi, lumipat ka na daw. Alam mo, gustong-gusto niya na raw itong makita. Itong pinakitong kumangki, eh. Yan naman si Mami, hanggang pangangamusta lang alam. Tingnan mo nung kasal ko, hindi mo lang nagparamdam. Uy, tingnan mo na yun. Huwag mo nang pangigilan masyado yung bata. Baka mausog. Mm-mm. Bakit kasi hindi pa kayo mag-anak na asawa mo? Ate, ayoko pa muna. Ayoko muna malosyang sa pagbubuntis. Tsaka, ayoko baka pagpalit ako ni Rick eh. Bakit wala ka bang tiwala sa asawa mo? Huwag ka mo dito. Yan.
Bakit, ate? Ni minsan ba, hindi ka nagduda kay Kuya Eli? Hindi, no. Saan ka pa makakahanap ng asawa na sobrang supportive at responsable? Mm-hmm. Oh, sigurado ko, hindi man bababae yun, hindi niya magagawa sa akin. Oh, di ba? Nag-agree? Oh, galing talaga okay. Nito si Joaquin, eh. Baby Joaquin! Sige. Bye-bye na. Ingat, babe. I love you. Oh, sige, I love you too. Tatawagan na lang kita mamaya. Sige, babe. Sige na. Pasok ka na. Anong ginagawa mo dito, ha? Sino yun? Sino yung babaeng yun? Wala yan. Sino nga yung babaeng yun? Ay, di ba? Wala naman masama sa ginagawa ko. Nagkulang ba ako sa'yo? Alam mo, nakaraan ko, Ellie. Ha? Kasalanan ako. Ako yung bunga ng kasalanan ng mami at daddy ko. Yan yung pinaka-iniiwasan ko. Tapos yung gagawin mo sa akin, nakapalang mukha mo. Jessa, tumigil ka na. Naririndi na ako sa'yo. Naman, nagtiwala ako sa'yo. Nagtiwala ako sa'yo. Kapalang mukha mo. Ano ba? Ha? Tama na! Tatamaan ka talaga sa akin. Ano nga, umuwi na tayo. Bahala ka dyan. Alang-alang sa anak, nagtiis si Jessa sa mga hirap na kanyang dinanas sa piling ng asawa. Hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na siyang pinagbuhatan ng kamay ni Ellie. Ma, Jessa, pwede ba? Sisimulan mo na naman ba ako? Aka lang, patingin nga niyo. Wala nga ito eh. Patingin! Wala patingin. Nga ito. Ba't ang kulit mo ba? Ikaw ah, pinapabayaan na kitang umuwi ng gabing-gabi dito. Pati ba naman yung pambababae mo? Dadali mo pa dito? Alam mo, magpasalamat ka na lang na umuuwi pa ako dito. Demonyo ka talaga eh. Demonyo ka eh. Talagang makulit ka! Ano? Sige, demonyo ngayon babag ka! Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo ka! Ano? Demonyo sige! Ka! Sige! Ano? Hindi ka pala titigil? Ha? Sige! Sige, lumabag ka ngayon! Hayop ka! Pitiyon ng anak ko! Hayop ka! Anak! Ipagdasal mo na walang mangyaring masama sa anak ko! Dahil sinusumpa ko! Idedemanda kita! Sama-sama kayo lang dyan! Anak, bakit hindi ka nagsabi sa akin? Bakit inilihim mo sa akin yung tunay na kalagayan mo sa asawa mo? Siguro kasi sanay na ako magtago. Wala nung bata pa ako, tinatago ako ni Lola sa cabinet. Kaya naisip ko lahat ng bagay kailangan ko itago, lahat ng galit ko, lahat ng hinakit ko, lahat ng nararamdaman ko, kailangan ko itago. Sa akin ba? May tinatago ka rin hinanakit? Anak, Kung may galit ka sa akin, kung may sama ka na loob sa akin, sabihin mo, sige na anak, ilabas mo, makikinig ako. Alam niyo, ilang beses ko na iniisip na eh. Sana kung itatago niyo lang ako, hindi niyo na lang ako lilabas sa mundo. Hirap ng pinagawa niyo sa akin eh. Tingnan niyo. Lahat ng multo, ayaw kong harapin yung sarili kong multo, naging duwag ako. Hindi ko alam gagawin ko. Anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng mga naging pagkakamali ko. Patawarin mo kung nagpadala ako sa tukso, kung naging mahina ako. Anak, patawarin mo ko sa lahat ng naging pagkakamali ko. Sa inyong dalawa na kapatid mo. Pero, hindi ko pinagsisisihan kailanman yung mga naging pagkakamali ko. Dahil anak, kayong dalawa ni Konko na pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal kita.
mahal na mahal ko kayo ni Kunkun. Sa tulong at suporta ni Mama Leonie, ay tuluyan ang humiwalay si Jessa kay Ella. Magiging aktibo si Jessa sa isang tinatawag na Catholic Charismatic Community, ang The Feast. Magmula na umalib siya dito, ay dumalang na ang mga espiritu at mga kaluluwang nagpaparamdam sa kanya. Tapos na tayo. Alam mo ko, naisip ko din ah, buti na lang. Nawala na yung third eye ko. Tingnan mo, mula nung nawala yung third eye ko, parang ang ganda ng buhay natin, no? Parang okay na. Sana tuloy-tuloy na, no? Alam mo, ate, sana nga, para at least matahimik ka na. Saka gaya nga nang nabasa ko, sobrang nakakabigat daw talaga pag may third eye. Oo, totoo yan. Uy, ikaw, kanina ka pa dukot ng dukot dyan, kaya... Surprise! Ay, 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 anak ko! Oo, oh, syempre naman. Wacky, may surprise ako sa'yo. Wow, galing kay Lola. Ano ang sabihin mo sa Lola? Thank you po. Dapat may po. I love you, Wacky. I love you too. Sabihin mo, I love you too. Oy, thank you. At meron pa akong isang surpresa para sa inyo. Para sa amin? Of course. Sandali, ah. Ganun na. Kaya yun. Pag-sing mo ba? Tingnan na. Ito may friends mo. Lagyan natin yung ano. Ay. Mga anak. Ito, sinasabi kong isa ko pang sorpresa para sa inyo. Siya ang Ate Alice nyo, ang panganay kong anak. Hi! Hello, Jessa! Hello, Jessa! Si Kunkun! Kayo pa lang mga kapatid ko sa mami natin. Kumusta na kayo? Okay naman! Oli ka, kumain ka na ba? Upo ka na, dalitay tayo! Dami na tayo! Tuwang-tuwa sina Jessa at Kunkun dahil nagawa na ng kanilang ina na hindi sila itago sa anak nito sa tunay nitong asawa. Walang kapantay na kaligayahan ang naramdaman nila, ngunit ang sayang ito ay tila yata mapuputol ng isang araw ay dumating ang isa na namang multo mula sa kanyang nakaraan. Halika, natin. Sino yan? Ma'am, ayaw ho namin ng gulo. Kung pwede, huwag niyo ho kaming skandaluhin dito na nanahimik na kami ni Kunkun. Hindi kami nagpunta dito ng mga anak ko. Na mga kapatid niyo sa ama para manggulo. Nandito kami para makipagkasundo sa inyo. Gusto niyo makipagkasundo sa amin? Simula nang mamatay si Tero, hindi na kami pinatahimik ng kaluluwa niya. Lagi na siyang nagpapakita sa mga panaginip namin. Gusto kasi ni Daddy na magkasundo-sundo na tayo. Jessa, Kunkun, sana naiintindihan niyo kung bakit galit na galit ako sa inyo. Kasi my husband betrayed me. Hindi namin kayo matanggap, no? Pero hindi na ako galit ngayon. Natanggap ko na kayo. At hindi na ako galit sa tatay niyo dahil napatawad ko na rin siya. Sana, Jessa, Kunkun, mapatawad niyo rin ako. Ayoko po. Ayokong magaya tayo sa mga patay na huli na para humingi ng patawad. Siguro dapat habang buhay pa tayo, paramdam na natin sa isa't isa na okay tayo. Pasok kayo sa loob. Pasok kayo. Tara, pasok tayo. Ika. Balita ako, may anak ka na daw. Pwede ba namin makita yung pamangkin namin? Oo! Kun, nakita mo ba si Joaquin? Oo, naglalaro lang siya doon. Sige, mauna na kayo, tatawagin namin. Joaquin? Joaquin! Joaquin, sinong kalaro mo dyan? Siya po, Mama. Ninyo ba po siya nakikita?
Ano ba ang dapat gawin ng isang taong nakakaramdam, nakakadinig, nakakakita? Ha, sabi mo, no? O nakakapanlasa? Unang-una. Kung ako, tatakbo! Mel, pati rin ako. Pati rin ikaw? Ako rin nabibigla pa rin. Maski nga sa bahay, hindi ko pinapatay ang ilaw ko eh. Kasi kinakabahan rin ako. Hindi dahil sa takot ako, kundi nakakagulat lang. Kasi nanonood ka ng TV, may nakikinood sa yung bata. Ala! O kaya nagbabasa ka ng libro, meron nakabigti dyan sa tabi mo. Yung mga ganong pagpaparamdam ba, di ba? Okay. Pero pag meron sila ma-enkwentrong ganon, una, pagdasal nila. Magdasal sila. Kung sino man yun. Kung sino man yun, hindi kailangan relative mo yun eh, or kamag-anak mo, or kilala mo. Pagdasal mo lang, kasi yun lang man ang kailangan nila eh. Alam mo, marami na kami na after namin ma-convince yung namatay, napatay na siya, o kaya tanggapin na niya yung sitwasyon niya, at kailangan lang niya ma-reconcile sa pamilya niya. Gumaganda ang kanyang itsura, at pupunta na siya sa liwanag. Yung tinatawag na light, you go to the light. So, ganun ang nangyayari sa kanila. Para po sa mga tao who don't believe of having the gift to see or to feel, it's okay po don't if you not believe, if you don't believe. But if there's one thing everybody should know is that everybody should respect everybody and everything. Even po bagay, even sino, even po ideas ng tao, there should be respect. Dapat po hindi nyo sila pagtatawanan, huwag nyo silang tutuksuhin. Kasi who knows that their gift, you don't have the gift, not because, di ba po pa nagbibigay tayo ng regalo, not because you just give, because it's a gift, but because you have a reason why, out of all the gift that you could give, it's something special. Sa ating pagbabalik na now, sa ating mga yumaong kamag-anak, tuwing sasapit ang buwan ng Nobyembre, atin din sana ipagdasal na tuloy-tuloy ang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa sa kabilang buhay. At sana, hindi lamang tuwing araw ng patay natin sinasariwa ang kanilang kahalagahan sa ating buhay. Dahil wala man tayong ikatlong mata na gaya ni Jessa, meron naman tayong puso na naglalaman ng masasayang nakaraan at walang kapantay na pagmamahal na iniwan ng ating mga yumaong mahal sa buhay ngayon, bukas at magpakailanman. Paano kung isang araw, ikaw ang bigla na lamang nalimutan? Ilang taon yung pagsasama nyo na nabura? Almost 2 decades. Almost 20. 20 years. Paano yung relationship ninyo? Siguro yung lukso ng dugo, yung emotion, nandun pa din. Pero yung memories namin, hindi niya mabalik. Pag nagkukwento, parang gaganyan po siya. Ito kaya ng totoong kwento ng isang pagmamahalang dumaan sa napakatinding mga pagsubok. So when he heard that, he cried it. Sabi niya, yun nga, because it's never gonna come back. It's permanent. It's permanent memory loss.